sa bundok, sa gubat, di kami natatakot, pagkasama si Potpots. Hi guys, Potsford here! Matagal lang tapos ang Miss Universe. Marami ang na-excite. Marami ang umasa. Marami ang nag-cheer. Marami ang nasaktan. Marami ang nagalit. At marami rin nag-uwian. Kaya samahan niyo ako guys! Ito sa aking bagong segment na matagal ko nang ginagawa. Ang Pinoy Nga Naman series. Iba't ibang ugali ng mga Pinoy kapag may contest. Use the hashtag Pinoy Pride. Damag-daman natin ang pagka-Pilipino dahil alam natin na ito ang magbibigay ng pride, hindi yung sabon ha, na pwede nating iyabang sa karating bansa. Uy Mars, ang galing namin mga Pinoy no! Beauty and the Beast kami! Mars, baka Beauty and Brains? Okay na rin yun, basta may beauty. Bumababa ang crime rate buong Pilipinas ay humihinto kapag may event katulad ng Miss Universe, laban ni Pacquiao, sona ng presidente, at pag meto ni Chris Aquino, ay hindi pala kasama yun. Sa kadahilan ng lahat ay nakatutok sa panonood kung ano ang mangyayari sa mga pa-contest o event ng mga ganito. At syempre, day off din ng mga kawatan para sumabay sa lahat ng mga Pilipino sa panonood sa ating pambato. Eh, Obes, anong ginagawa mo? Tara, mag-hold up tayo ng bangko. Ano, Obeshi? Miss Universe ngayon, pwedeng bukas na lang? Ayaw nga pala, sige, bukas na tayo mag-hold up. Ay! News reporter, lahat ng Pinoy ay updated sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, sa Snapchat, at kung saan-saan pang social platforms, updated lahat dun. Abay, para kang nanonood ng boxing. Blow-by-blow event! Ultimo yata yung nunal sa mukha ay nakareport sa status nila. Kaya walang detalyong makakaligtas. Opinionated, gumagaling tayong mga Pilipino sa pagbigay ng mga opinion sa mga bagay-bagay sa tingin natin ay alam natin. Lagi tayong isasabihin sa lungat sa mga napapanood natin. Kapag hindi natin nakuha ang sagot na gusto nating marinig, dyan mo makikita ang mga salitang, dapat ganito ginawa niya. Dapat ganito ang sinagot niya. Ay naku, best talent naman ng Philippines. Ay naku, ay, dapat din ako muna ng interpreter. Bakit pa English-English pa? Dapat Tagalog na lang? Ay naku, dapat ibang gown ang ginamit niya. Ay naku, sana dapat iba na lang yung tanong. Ay naku, sana dapat iba na lang ang kandidata natin. Ay naku, dapat busas lang mo yung bibig mo, kundi sasapakin ko yan. Nananalo at nadadaya. Karamihan sa mga Pilipino ay hindi kayang tanggapin ang ating pagkatalo. Kaya nga iba na ang definition, kapag sumasali tayo ng mga ganitong contest, pwede tayong manalo or pwede tayong madaya. Yung dalawa lang yan, purang ating acceptance rate at hindi graceful ang pagtanggap kapag tayo ay natatalo sa mga ganitong contest. Pambihira, besh, natalo tayo sa Miss Universe. Bakit besh? Eh paano ba naman, ang gaganda ng mga contestants na iba at saka ang gaganda ng gown nila? Nadaya tayo, best. Bukod sa kitay! Sense of humor and creativity. Lumalabas ang pagiging creative ng mga Pilipino pagdating sa mga contest na ganito. Siguradong maglalabasan ang mga tweets, memes, edited pictures, videos, captions, at kung ano-ano pa para ipagdiwang ang pagkapanalo o pagkatalo ng ating manok. Hello! Mamaya na ako kakain kasi wala akong gana! Ang kangkong bago ibenta dapat Italy! Tama bang contest ko sinalihan ko? Optimists, marami naman sa mga nanonood na kahit natalo na tayo, eh may mapupula tayong aral. Halimbawa nito, we must taste defeat to feast on victory on our next battle. O di kaya naman, it does not matter whether we win or lose, but on how we prove that we are united. O di kaya naman, manalo, matalo, cute pa rin kami, walang pakialam. Sadyang may mga tao talaga na walang pakialam. O di kaya naman, busy lang sila sa realidad. At dyan nagtatapos guys ang aking new segment, Pinoy Nga Naman! At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe, mag-like kung natawa kayo, mag-comment kung gusto nyo akong murahin, at i-share nyo kung gusto nyo akong mapahiya sa ibang tao. Maraming salamat guys, hanggang sa muli. Ako nga pala si Potsquared. Bye-bye! Para sa YouTube.